Cocomelon. Kuya, Cocomelon. O, doon na Cocomelon muna, kuya. Yan po, kitang-kita nyo po na si Cocomelon lang po talaga ang nagpapalabas ng talent ni Bunso. Natatawa na lang po kami kay Bunso. Kailangan niya pa po talagang magdrama kay kuya para lang pumayag si kuya na ilipat ang channel ng TV. Buti na lang po, mabait talaga si kuya. Laging si kuya ang nag-giveaway kay Bunso. Pero po, may mga pagkakataon na napipikon din si kuya kay Bunso. Minsan, ang ginagawa ni kuya, pinanggigigilan niya si Bunso. Siyempre, ang gagawin ni Bunso, magdadrama at magdadrama pa din siya. Ganito po si Bunso. Lights, camera, action! Hello! Oh, yan na, ayan na, ayan na. Ayan na, Cocomelon na, oh. Oh, di ba po, pasimpleng ngiti ni Bunso, ngiting tagumpay. Dahil si Bunso ang nag-winner sa TV, niyaya ko na lang po si kuya na i-prepare ang mga gamit na gagamitin niya para sa school bukas. Kaya lang po, hindi pa natatapos yung isang film ni Cocomelon, biglang tumakbo si Bunso sa akin. Nagsabi siya na may pupo daw siya. Diretso kagad kami sa banyo para hugasan siya. Then, diretso ligo at shower na din kaming dalawa. Pagkatapos po namin naligo, kumain, as usual po, kailangan i-prepare lahat ng gagamitin ni kuya para bukas sa school. Magse-celebrate po kasi ng buwan ng wika si na kuya bukas sa school. Requirements po sa school during this celebration, dapat nakabarong si na kuya. Dahil sa yearling kaganapan po ito, nakasanayan na po namin na dapat may palaging ternong barong si kuya. Meaning din po, yearly din kaming nagpapalit ng barong ni kuya. Huwag po kayong magtataka. Baka sa susunod po, makita nyo po ako, nagla-live selling na po ako ng mga naipon naming barong ni Kuya Char. Medyo mahaba po pala ang black pants na nabili namin kay Kuya since ready-made po ito nung nabili namin sa palengke. Siyempre po, expected na hindi talaga sasakto sa sukat ng katawan ni Kuya. Nakasanayan na din po namin na kami na lang yung gumagawa ng paraan para mag-fit ang sukat nito kay Kuya. At dahil dyan, ilalabas ko na po ang pagiging kuripot ko. Charot! Sa totoo lang po, pwede ko naman itong ipa-alter sa tailoring shop. Kaya lang po, sayang naman yung sewing machine ko. Nabili po namin ito dati pa. Gustong gusto ko po kasing matutong manahi dati. Yung feeling na ako yung gagawa ng fitted bedsheet namin at saka pillowcase po. Since filinggera po ang peg ko, feel na basic sewing line lang naman ang kailangan sa pag-alter ng pants ni kuya. Take note po pala, from K1 until now po, ako po ang mananahin ni kuya. Ay, tiga-alter lang po pala ako. Pangarap ko lang po talagang maging mananahe, charot! Pero sa totoo lang po, natutuwa din po kasi ako dahil sinasabihan ako ni kuya na super mommy daw ako. Oh, feel na feel ko yun, promise! Pero na feel ko din po yun, inuuto lang talaga ako ni kuya, charot! Dati nga po, naiisip ko paano ko gagawin ang mga bagay-bagay kapag may asawa at anak na ako. Para po kasi ang hirap, may takot at pangamba po ako dati, pero sabi ni Mudragels, kapag nasa sitwasyon ka na, may mga bagay na lang na nagagawa mo naturally. Lalabas at lalabas ang mga talent or skills mo. Legit nga po, sa kabila po ng lahat, nagagawan namin ng mga paraan lahat ng sitwasyon na meron kami dito. Kaya sa lahat po ng mga mamis dyan, be proud to yourself po, we are doing a great job! Thank you for watching. God bless.